Ngayong magpapasko, nasisilayan na rin kahit papano ang ngiti sa mukha ng ilang kabataan sa Compostela Valley na hinagupit ng Bagyong Pablo. At sa tulong ito ng ilang grupo na nagsasagawa ng mga aktibidad para sa mga kabataan. Mula sa New Bataan, Compostela Valley, nakatutok live si Jay Sabale. Jay! Vicky, bagamat bakas pa rin ang matinding pinsala ng Bagyong Pablo dito sa New Bataan, Compostela Valley, kahit papaano ay nadarama na rin ang Kapaskuhan rito. Hindi pa bumabalik sa klase ang mga batang mag-aaral na ito, pero tinipon sila sa isang kwarto sa Kaninugan Central Elementary School dito sa New Bataan, Compostela Valley. Bahagi ito ng isang psychosocial activity na isinasagawa ng World Vision, isang NGO sa tulong ng UNICEF para sa mahigit 400 kabataan mula sa barangay Andap at poblasyon. May pabaong art materials at pasorpetes pa. Namiss na kasi nila yung pag-aaral nila ngayon. Marami na nawawalang leksyon. Kaya ngayon, medyo na-recover na. Masaya din pa ako po kung naka-recover kami lahat ng pamilya. Even in times of challenging times like Typhoon Pablo, yung space na maglaro at maging bata ulit, dapat hindi yung nawawala. At i-assure sa kanila na yung nararamdaman nila ay isang normal na reaction sa isang abnormal na situation. Pinasok ng putik ang eskwelang ito, pero malayo na ang itsura nito ngayon kumpara noong salantahin ng Bagyong Pablo. Katunayan, may parol, Christmas tree at lobo pa. Bukas na rin uli ang ilang mga tindahan sa palengke. Mabango tayo, Nyubataan! Mabango tayo, Nyubataan! Pero hanggang ngayon, hindi pa maililibing ang labi ng taang-taang nasabi sa trahedya. Kasalukuyan pang ginagawa ang pagkilala sa mga bangkay sa pamamagitan ng DNA at dental samples. Pagtatsyak ng NPI, Disaster Victim Identification Team, hindi makakapagtulot ng anumang sakit sa mga residente ang proseso. Nakalagay naman sa silyadong body bag ang mga bangkay. Yun nga lang, kailangan lang tiisin pansamantala ng mga residente ang masangsang na amoy ng mga naaagnas na mga bangkay. We will conduct the antemortem phase of the examination. Presently, we are in the postmortem examination, meaning we are conducting examination on the unidentified dead bodies. So yung antemortem phase is where we conduct interviews. Nasa 55 labi na ang napoproseso ng NBI ngayon. Samantala, dahil naman sa dami ng mga labi at nasawi, inaasahang tatagal ng 1 taon at 6 buwan ang pag-claim at pagkilala sa mga katawan. At magtatayo naman isang command center para sa mga kaanak ng nasawi. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.